Ma'am Erica, magandang hapon. Magandang hapon po. Galing po kayo ng Uzamis, pumunta kayo dito para magreklamo lang. Estudyante po kayo at ang inyo pong inireklamo ay si Michael Elima. Opo. Gumagamit po siya ng ng pictures ko, pati yung pangalan ko po sa Facebook po. Tapos nagcha-chat po siya ng mga lalaki po sa amin lang din po. Mga kapitbahay ko po, tapos kapitbahay ko rin po si Michael Elima po. Kapitbahay niyo po si Michael Elima. Okay. At ano pong ginagawa ni Michael Elima? Nagpapanggap po siya na ako. Yung pangalan si Michael Elima nagpapanggap na ikaw. Opo. Para makapanloko ko. Opo. Di ba meron tayong ganitong klaseng reklamo, kahawig? Okay. At sino naman po ang niloko ni Michael Elima? Si Elden po. Pwede ba kayo makakuha ng imperdible dyan? Or something na para medyo matakpan yung ano ni ma'am dito? Medyo itaas-taas ano ni ma'am. Sige, okay. Sige, lagyan nyo dun sa ni ma'am siguro. Sige po ma'am, pasensya na ma'am ha. Sige ma'am, siguro yung buhok nyo mas maganda po. Siguro yung buhok nyo, yan. Mas okay na ma'am. Now, ito pong si Michael Lima na poser po ninyo. Kapitbahay nyo pula ito. Mapa. Tapos ngayon, nagpapanggap na ikaw para makapanloko po ng mga kalalakihan. Sino po yung mga biktima ng mga kalalakihan? Yung nagsumbong lang po kasi sa akin, pumunta sa bahay po si ano lang po eh, si Elden po. Elden? Oh, Elden. Sino po itong si Elden? Hindi ko po ito sila po yung naloko. Na dahil sa pagpapanggap ni Michael, akala ni Elden, si Michael ay ikaw. Opo. Okay, at yun naman talang picture mo. Opo. Ngayon, akala ni Elden na magkarelasyon na kayo dahil sinagot mo siya. Parang nagtagpo si ano yung nagpapanggap po ako na parang tinagpo si Elden na in a relationship daw po kami. Tapos nagtaka po si Elden, ay in a relationship, hindi nga kami nag-uusap ni Erica, hindi nga ako kilala gumanon siya, kaya po siya nagtaka. Tapos okay. Yun na po, gumawa na po sila ng paraan para malaman po kung sino yung gumagamit po ng account ko, ng picture ko po, tsaka pangalan ko sa Facebook po. Okay, so identified nyo na po si Michael. Ngayon si Elden, nasabi mo na ba kay Elden na hindi ako yan, nagamit ng picture ko, hindi kita sinagot, hindi tayo magkarelasyon. So, bakit nagpupumilit pa rin po si Elden? Hindi po siya nagpupumilit. Alam po niya na hindi po ako yun. Okay. So, alam na ni Elden na hindi ikaw yun. So, dapat tigilan ka na ni Elden. Hindi, wala po siya ginagawa sa akin. Kasi si ano po, yung nagpapanggap po na ako, parang pinagbantaan niya po si Elden na parang may ginawa po siyang kasangkot siya na krimen, gano'n, na pagpatay sa pinsan niya. Ah, nasa okay. Screenshot po yun. Itong si Michael nagbabanta ngayon. Mm-mm. Sino pong binabantaan ni Michael? Si Elden po, yung pumunta sa bahay. Okay. Opo. Babantayin at papatayin? Oo. Tapos yun po, kaya siya nagsumbong sa akin kasi baka may mangyaring masama sa kanya, baka ako yung puntahan ng pamilya niya po. Well then, kung tutusin, wala ka dapat problema dito. Ikaw ang biktima dito. So, hayaan mo sila mag-away at kung may problema sila sa isa't isa, dapat sila mismo pupunta sa mga otoridad. Hindi dapat ikaw. Okay. Kung halimbawa si Michael binabanta ni Elden o Elden binanta si Michael, silang dalawa, kanya-kanya silang puntahan sa mga otoridad. Hindi dapat ikaw. Bakit? Mayroon bang pagbabanta po sa inyo, ma'am? Wala naman po. Okay. So, kung walang pagbabanta sa inyo, wala dapat kayong problemahin. At mayroon po ako advice, nakita ko po yung mga TikTok nyo. Masyado pong seductive. If I were you, you're a student, kung ako po stop nyo po yon. Baka pwede yung burahin nyo mga yon. Kasi okay po, makataka talaga ng attention with those kind of videos na hindi ko na pwedeng ipakita yung mga pictures. Medyo yung iba po, very seductive. And okay po. Talagang may mga tao talagang magtatangkang pikihin yan at gamitin yung picture mo para ipanmanloko. So yun ang pong request ko sa inyo. Ang pinaka problema niyo po ma'am, pagsabihan itong si Michael. Opo, tsaka gusto ko rin pong kung ano man po yung pwedeng sampa po sa kanya po. Kay Michael? Opo. Okay. Michael Elima? Labo. Opo. Ikaw ay nagpapanggap na si Erica? Opo. Bakit mo ginawa yon, Sir Michael? Ano lang po yun, sir, nung katuwaan ng book. Ito. Paano mo napapayag o napaniwala itong biktima mo na ikaw si Erica, samantalang yung mukha mo naman layo sa mukha niya, o tapos yung boses, yung boses mo, boses kalabaw? Hindi ko po sinabi na Erica po siya, yung ginamit ko mong Erica. Kaya nga Michael, ginamit mo, ito pa, may matutunan tayo lahat dito sa social media, yung mga nangyaring scam, social media. So, ginamit mo yung mukha ni Erica at magpanggap na ikaw ay siya. Oo. Para maloko mo si Elden. Oo.
Okay, kaya nga, paano mo napaniwala si Elden sa scam mo, sa modus mo? Paano mo siya na napaniwala? Ano, binantaan ko po siya. Hindi nga, paano mo napaniwala si Elden na ikaw ay si Erica? Gamit-gamit ang picture ni Erica. Paano mo nauto si Elden? Alam na po nila na hindi talaga si Erica yung gumamit yung account na yun. Alam ni Erica na po, sir? Oo. Kasi okay, isa lang yung account niya naman yung ginamit niya. Okay. Meron ka bang nakuha pera kay Elden? Wala po. Ano lang? Ano lang purpose nun? Parang prank? Parang katuwaan? Oo. Parang prank lang po yun. Kapitbahay ka ni Erica? Opo. May gusto ka kay Erica? Meron, pero maliit lang po. Kasi may gusto ka, maliit lang gusto mo sa kanya. Meron bang may gusto na maliit lang? Slight lang. Maliit lang. Eh kung may gusto ka sa kanya, ba't di mo sinabi sa kanya? Ba't di mo siya niligawan diretsyon? Bakit yung gagamitin mo siya sa kalokohan? Oh, walang pag-asa, sir. Walang pag-asa? Bakit walang pag-asa? Ano bang trabaho mo? Wala po. Oh. Eh ba't di mo sinubukan ligawan siya? Kaysa naman gamitin mo sa kalokohan, sinubukan mo na ba? Malay mo. Nga po eh, pero nahiya po ako eh. Nahiya ka? O pagkakataon mo na, sige, pagbigyan kita para matapos na ito kalokohan. Sige. Sabi mo. Ano lang po, hihingi lang po ako ng patawad kung ano po yung gawa ko pong mga kasalanan, lahat-lahat. Okay, Erica, para mapagbigyan ko rin siya. Meron daw siyang gusto sa'yo, hindi lang daw niya masabi-sabi. Hindi po totoo yun kasi pag gusto hindi, mo pero, yung isang tao. Pero mamari nga talagang obsessed siya sa'yo. Sa palagi mo ba, siya ba yung, kung sakaling lumigaw siya sa'yo, siya ba yung sasagutin mo? Michael, ayaw niya sa'yo? Okay lang po. At least, maliwanag na yan. Yung maliit mong gusto sa kanya, maliitan mo pa hanggang sa maging zero kasi wala talaga siyang gusto sa'yo, okay? Okay. So, nag-apologize ka. Nagsusorry ka. Sandal po, Michael, ha? Elden, Katig, sir. Hello po, Senator. Opo. Biktima ka rito, sir, pero mas malaking pagiging biktima rito ni Ma'am Erica. So, bakit yes, ho kayo napaniwala ni Michael na siya ay si Erica gamit-gamit yung picture ni Erica? Ganito po kasi yan, sir. By this year, yung account na yan, sir, medyo nagkakagulo na yung mga kaibigan ko kasi nga may isang basis na in relationship niya ako, sir. Tapos, siyempre, nagtaka ako kasi si Ma'am Erica at ako, hindi nga kami medyo magkakilala niyan. Nasa isang barangay kami nakatira, sir, pero hindi talaga kami close niyan. Then, at the time na nag-chat siya sa akin yung account na yan, ang laman kasi ng message niya, sir, is parang pinagbabantaan niya ako, sir. Tapos, okay, sandali, sir. So, akala mo na magkasintahan na kayo ni Erica? Hindi po, sir. Hindi yung ganyan yung tono niyan, sir. Kasi yung laman kasi ng message, sir, is parang pinagbabantaan ako. Tapos may mga tao siya na dinadawit dun sa message niya. Mga ano kasi na tao yung sir, eh. Yung mga masasamang tao, sir, ba? Then, sino po ito kasi Michael? Masamang tao to? Hindi po, sir. Yung message niya sa akin, sir, yung dating ng message, pagbabanta. Na, sandali lang po, sarap. Magulo. Kayo po ay naging biktima ni Michael gamit-gamit ang litrato ni Erica. Bakit niya ginawa sa iyo yun? Bakit kanya ang tinarget na biktima? Sa ano pong kadahilanan? Kasi usually may purpose yan eh. Bakit ikaw ang napiling biktima eh? Bakit? Nagtanong din ako niyan sa kanya, sir, sa personal. Ang sabi niya sa akin is, ano lang daw, prank lang. Eh, mahirap naman yun, sir. Eh. Kung babasahin mo yung message na binigay ko kay Ma'am Erica, nasa phone niya yan, kung iintindihin kasi natin yung message, sir, is parang masama kasi, sir. Eh. Parang buhay ko na yung ano. Okay, ano, sir. So, paano ho kayo na-contact ni Michael? Through Messenger, sir, na yung identity na ginamit is kang Miss Erica. Okay, kaya nga po, bakit ho kayo ang napili ni Michael? Sa dinami-daming tao sa Pilipinas, bakit kayo pa bukod-tangi napili ni Michael? Iwan ko rin, sir. Hindi ko rin masagot. Nagtanong kasi ako sa kanya. So, ang akala mo, ikaw at si Erica nag-uusap sa online? Hindi rin, sir. Wala kaming contact ni Ma'am Erica talaga. Pero nakikita mo yung picture ni Erica? Hindi rin. Yung account niya, yung puso account niya, na nag-chat sa akin. Okay, so ano pong chinachat dun sa puso account? Anong sinasabi po sa inyo? Magbabanta nga
pinagbabantaan ako sa kasi sir, yung laman ng message is may dinadawit siya na tao doon, tapos yung mga tao na yun is hindi mabubuti dito. Okay, sandali po. So, ginagamit yung picture ni Erica, ni Michael, para pagbantaan ka? Opo, sir. Opo, sir. So, ang lumilitaw, si Erica ang nagbabanta sa'yo? Opo, parang ganun po. Parang ganun? Opo, sir. Ah, okay. Medyo bago to. So, parang lumilitaw dito si Erica nagbabanta kay Elden. Opo. Opo, sir. Kaya okay. Siya natakot po. Oh, sige. Ang sabi po dito, sir, magpataba ka muna dong habang di pa kami inuutusan sa taas. Relax ka lang dyan sa Bagakay. Kilala ko kayo, mga baliw. Magkasama kayo sa pagpatay sa aking pinsan, pati si Okong. Ako, ipahuli, baka ikaw ang hulihin ko, ang tagal naman okay. Ninyong magpataba. Okay. Michael, may galit ka ba kay Elden, Michael, sir? Wala po, sir. O bakit siyang napili mong biktima? Bakit siyang napili mo na para banta-bantaan? Ano lang po, nadala lang po talaga ako sa emosyon ko po. Hindi mo kilala si Elden. Siya yung random biktima mo. Ginamit mo lang yung picture ni Erica para makakuha ka ng attention kay Erica. Kasi may gusto ka sa kanya at hindi mo makuha ko yung gusto mo, ito yung ginawa mong paraan. Hindi po. Ano po, magkilala po kami ni Elden. Ah, magkilala kay ni Elden? Opo. Ayun. Okay. Magkakilala kayo, so imbis na gamitin mo yung picture mo para sabihin, hoy, may gagawin ako sa'yo, ang ginamit mo picture ni Erica para ilis yung sarili mo. Opo. Mapagbintingan si Erica. Opo. Eh, duwag ka. Babanta-banta ka, hindi mo pala kaya, tapos gagamit ka ng ibang litrato. Kung magbanta ka rin lang, panindigan mo, magpakalalaki ka. Eh kung talagang killer ka, mamatay tao ka, lumantad ka. Parang lang po yun, sir. Eh dito, pagbabanta, ang dami. Colonel Lemuel Gonda, OIC Regional Anti-Cybercrime Unit, Region 10 PNP, kung saan doon nakatira itong dalawa. Colonel, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Sa lahat po nakikinig, magandang hapon po. Opo. So ano pong pwedeng nakita niyong posibleng may kaso po dito kay Michael Elima, sir, Colonel? Sir, yung subaybayan ko yung mag-uusap, pwede yung i-charge natin ng identity theft. Kalawa, yung sa RA11313, yung bawal bastos law, yung Safe Spaces Act, pasok ka doon. So ang ano ko na lang, sir, bigay na lang yung number ko para ano natin sa cyber response team natin sa Iligan. Kasi yung coverage na cyber response team ng Iligan, tatama yung Lanao del Norte at Misamis Occidental. Okay. Maliwanag sa akin dito, Colonel, walang kasalanan si Elden. Siya po'y biktima rin. Yes, sir. Ito pong si Michael, sir, sampahan ng kaso siguro. Kasama na dyan yung sa pagbabanta. Yes, at, sir. Yes, sir. Sige po. Ibibigay po namin lahat ng detalye at umpisan nyo na po pagsasampan ng kaso dito kay Michael at kung ano po maitulong namin, kami po itutulong. Yes, sir. Rest assured. Bigay na lang yung number ko, sir, para mabigyan ko sila ng guide. Sige po. Sandali po. Sir Elden. Sila po, sir. Okay. Huwag mo ibabang telepono. Tutulungan ka namin na makausap si Colonel. Opo, sir. At si Colonel ang magpo-process ng reklamo mo. Dalawa, ikaw magreklamo laban dito kay Michael kasama din si Miss Erica. Sir. Yes, po, sir. Okay? Salamat okay, po, sir. Sir Elden. Ingat po kay Sir Elden. Opo, sir. Michael. Opo. Alam mo ba na pwede ka makulong dito? Opo. Oh, may gusto kang sabihin muna kay Elden? Kausapin mo si Elden. Tuluha ko din sa akong nabuhat na ng tanong din. Okay pa ba? Okay pa ba kanin mo? Dawat ni mo akong magsahelo? Hindi kita maintindihan, sir. Bisaya mo. Anyway, mamaya na lang po. Usap kayo. Offer. Pero itutuloy pa. Depende kay Elden. Kung gusto niya ituloy yung kaso against you, bahala kayong dalawa. Pero itong si Ma'am Erica, siya po talaga yung tutulong namin dahil pumunta siya rito all the way from Misamis pa. Kasama na dyan yung identity theft. Patong-patong ang kaso mo dito, Michael. Dahil lamang sa ikaw ay may malaking gusto sa dito kay Erica, yung kanyang picture, binalasubas mo. May gusto ko sabihin, Ma'am Erica, kay Michael, kapitbahay mo lang pala ito? Wala na po ang atraso sa kanya. Tapos nagsosorry po siya sa akin kung sa lahat po ng ano niya, ginawa niya. Tapos naglalagay po siya doon na married na daw po ako. Akala po sa amin, kasal na po ako. Yung ano po, yung dentista ko po, lagi nila ako ginaano na. Pero kahit katuwa lang po, masakit po para sa akin kasi hindi naman po totoo yun. Ah, pinapost niya doon na married na ho kayo? Opo. Okay. Michael, narinig mo sabi ni Erica? Opo, sir. Talagang ginawagawan mo siya ng istorya. Opo. Eh, masakit nga naman talaga yon. Tapos nandun pa po siya, nakita ko sa mga comment box po na nagko-comment po siya doon sa mga post niya din na dami, married, what the f***, kumaganon po siya. Nandun po, yung mismong Facebook account po niya na Michael Elima po.
Sige po, doon po sa anti-cybercrime, tayo magpa-file ng kaso sa kanya kasi nagamit niya po cyberspace. Sasamahan po namin kayo, isang reporter po namin, sasamahan kayo pabalik ng Miss Amis. Okay? At may tinutulayan po kayo dito sa Manila. Opo. O, sige po, sige po. Pauwi po. Kami ng mga masahe, isang reporter po namin, sasabay sa inyo. Sampahan ng kaso itong si Michael. Michael! Opo. Naku, malaking posibilidad makukulong ka rito, sir. Doon sa loob ng presuan, baka ikaw ang gagawin babae doon, sir. Hindi ka nagsisisi, sir? Malaki po yung pagsisisi mo. Eh talaga, malaking kasalanan mo, sir. Okay. Colonel? Yes, sir. Okay. Bantay-bantay mo itong si Michael Elima, Colonel. Ayoko makita ito malagid-aligid sa bahay po ni Ma'am Erica. Yes, sir. Yan na natin sa Usamis Station. Opo. Coordinate natin. Then yung sa pag-file ng kaso sa kanya, dito tayo sa Iligan Cyber Response Team. Initially, sa nakikita ko yung Section 4 Opo. Ng RA-10175, yung identity theft. Opo. Tapos pangalawa yung sa RA-11313, yung sa Opo. Bawal Bastos Closage Pages Act. Opo. In relation to Section 6 of RA-10175. Opo. On top of that again, Colonel, yung seguridad po ni Miss Erica, nakakatakot nga naman po itong ginawa sa kanya. Yes, sir. Yan ako po sa coordinate ko sa Police Regional Office. Opo, yung kanyang safety. Mr. Michael? Oh, sir. Kapag nabalitaan ko po na inulit mo pa, inirasaras mo siya at aligid-aligid ka, sinisiguro ko sa iyo, Michael, kaya kong gawa ng paraan na para ikaw'y makalawit at ikaw'y maaresto on the spot. Ma'am Erica, bigay mo yung number mo kay Sherry o kay Odette. Kapag nakita mo pagmumukha nito, agad-agad tawag mo sa amin tapos kami kukontak sa PNP para madampot siya on the spot. Okay? Salamat po. Magpakabait ka na, Michael. Opo. Hindi yung ganun parang kung meron kang gusto sa isang babae, gagamitin mo yung mukha niya para, di ba, mangharas. Umayos-ayos ka na, okay? Opo, opo. Tagawad, Filomeno Romero, magandang hapon po. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Kapitbahay niyo pala itong si Michael? Yes, sir. Hmm. Ano bang pumasok sa ulo nito at bakit niya nagawa ito kay Erica? Ngayon na, nagtataka nga ako sa kanya, sir eh. Ako sabi, sinabihan ko nga siya, sir, na bakit nagawa mo yun? Sa, kung ano, sir, no? Sa personalidad ni Michael, sir, I know this guy, sir. You know this guy? Anong klase po? Anong pong pagkakilala mo dito kay Michael Kagawad, sir? Wala. May, sa mga peers na, sir, mabuti naman mga tao, sir. Mga kwans na, sir, na lumatrabagat na. They are very good, sir, to our kwan community, sir. Eh, bakit po dun sa kanyang mga text niya dito kay Elden, eh, nagbabanta siya? Ayan na nga, sir. Ako may nanag-uusay na, sir, sa pagkitabo na, sir. Sa pangyayari na yon, sir, ako ang nag-uusay sa kanila, sir. Then, tapos, sabi ko sa kanya, sir, bakit nagawa mo to sa kanya sa kay Erica using the identity of Erica aron mananakot ka ng ibang kapatid. Ano sabi niya po? Sabi niya sa akin, sir, parang nagbiro lang siya. Okay. Pero sa pagkakalam niyo, sir, wala bang record itong si Michael na ito ba'y nakulong na? Ito ba'y nakasuhan? Wala, sir. Wala? Wala. So talagang ito sa kanya, trip-trip lang niya? Yes, sir. Trip-trip lang, sir. Oh, dahil sa trip-trip niya, posible si makulong. So, just the same, Kagawad, nasabi ko to sa PNP, kailangan ko rin kooperasyon ninyo, bantay-bantayan niyo po itong si Michael, yung kanyang mga kilos, galaw, at siyempre si Erica po, tulungan niyo po na ma-secure po siya yung kanyang safety. Ano po? Yes, sir. Okay, kukunin po namin ang number ninyo po, Kagawad, at in case meron pong na-feel itong si Ma'am Erica na natatakot dahil tinatakot itong si Michael, kami po itatawag sa inyo sa PNP para makalawit agad to. Ano po, Kagawad? Yes, sir. Salamat yes, sir. Po, Kagawad. Welcome, sir. Michael? Oh. Magpakatino ka na, sir. Kita mo, wala ka rin record. Okay ka naman daw, maayos ka naman daw, sabi ni Kagawad. Pero nagawa mo pala to trip-trip lang. Dahil sa trip-trip lang, ayun, pwede ka makulong. Ingat ka na, Michael. Huwag mo nang ulitin to. Opo, sir. Thank you po, Colonel, sir. Yes, sir. Anytime po. Thank you po. Salamat po, Sir Elden. Maganda thank you po. Thank you po, sir. Welcome, sir. Opo. Ma'am Erica, bigyan niyo po yung number niyo kay Odette o kay Sherry. Kapag nakaramdam ho kayo ng pananakot o kayo po'y binantaan o nakaramdam ng pagkatakot, tawagin niyo agad si Sherry o si Odette. Opo. Kami na pong bahala tatawag sa PNP. Opo. Para agad-agad padampot natin to kung sakali. Pero hopefully hindi. Pati yung PNP po, from time to time kayo po'y titingnan-tingnan para maayos po inyong sitwasyon. Okay? Thank you po. Sige po, ma'am. Kasamahan siya sa reporter. Apo, idol. Kung kailan niyo po gustong umuwi, samahan kayo ng reporter pa uwi. Sige. Sige po. Para magsampan ng kaso. Salamat po, ma'am.